Okay, yan guys, magluluto tayo ngayon ng sumang malagkit. Suman na malagkit. So, meron tayo dito isang kilong malagkit. 500 grams na gata. Yan, gata. Meron tayo ditong sugar. Ang sugar na to gagawin nating minatamis. Para pag naluto na po yung inyong suman, yun ang pagsasawsawan nyo. Hindi ko lang alam ang tawag dyan eh, pero siguro sabihin mo na latik o minatamis, whatever. So, kailangan nyo ng dahon. Ito, yan. Kailangan nyo rin dahon. Pero before that, iinitin natin itong dahon na to para hindi siya ma, once na binalot nyo na mamaya, hindi siya ma basag. So, guys, panoorin nyo paano. Pero, siguro time-lapse na namin kasi mahaba to na proseso. So, o nga pala, meron kayong kawali na pagluluto ng bigas kasi lulutuin natin yan. Meron tayong maliit na ano para sa minatamis. So, ang unahin natin, meron tayong, ito nga, ulitin ko yung dahon. Meron tayong maliliit. Ito ang gagawin ko dito. Ito ang gagamitin natin pang tali. Mamaya ipapakita ko rin sa inyo kung paano. No? So, ito, iinitin natin to pero ito time-lapse ko para hindi tayo maghaba ang oras. Ayan o. So, initin na natin. Yan. Ganito lang ang process niyan. Yan. Para lumambot. Ayan. Okay. Lahat po sila. Initin natin para lumambot. Okay guys, so ayan, natapos na natin yung pag-init ng itong dahon, itong mga dahon. So mamaya ipapakita ko sa inyo kung bakit mayroon tayong maliliit na mga dahon. Ito ay gagawin nating pangtali. So habang nagluluto tayo ng bigas mamaya, papakita ko sa iyo paano gagawin. So ito, yung bigas na 1 kilo natin, lagay sa kawali. Hugasan ko to. Hugasan natin ng tubig, no? Ayan, dadali natin dito. Hugasan na naman natin. Ayan, hugasan natin yung tawag dito, malagkit. Kasi ano yan eh. Hapon na natin yung ano. Ayan. Siguro dalawang beses yung hugasan pwede yan. Depende. Kasi bigas natin pero okay na yan. Kung depende sa inyo, kung talagang sobrang linis nyo. Pero hindi rin maganda pag maraming hugas. So yan, dadagdag natin yung gata, no? Sige, saglit lang. Lagyan natin ang gata. Tatansyahin nyo lang. Ang tubig na to, actually, yung gata at saka tubig, hindi yan totally maluluto yung bigas. Medyo halfway lang. Yan, haluin nyo. Pagkuluan yan mamaya, hindi ito sasayingin na normal. Ang saying kasi may sukat yun eh. Yung daliri, ganyan. So ito, pakukuluan nyo sa gata. Tapos, pagkulo niya, aluin nyo. Pag nag-dry na siya, kukunin nyo na kasi babalutin nyo yung dahon. So yan, nilalagay na natin dito sa kalan. Ito, nilagay ko na. So pakukuluan lang natin yan. Pero huwag nyong pabayaan kasi baka dumikit. So aluin din natin yan habang kumukulo. No? So yan. Habang kumukulo, ang gagawin natin, ito mamaya, itatabi ko lang muna to para sa ating pulot. Pulot yan, pulot. Okay? Lasa natin. Kasi para ano, para medyo malinis ang ating harapan. Ayan. So itong dahon kanina na maliliit, ayan, ito, ang gagawin natin yan, may purpose niyan, yung mga siras, mga maliliit. So ang purpose niyan ay, ang gagawin nyo, gugupit-gupitin nyo na maliliit, siguro 5mm. Gagawin natin pangtali. Yan, guys. Ayan, oh. May pangtali kayo mamaya. Yan. Yan. See? Ayan ang pangtali. Hindi na kayo mag-ano ng kung ano pa. Yan. May iba, bumibili pa ng pangtali. Ang sa atin, dahon na mismo ang dadaan ano nyo. Yan, guys, oh. Tingnan nyo. Yan. Okay, dahon.
Ganun din dito na matitira dahon na pinalambot sa apoy. Tapos ihimay-himayin. Ang lapad ay mga 5 mm. Pero ang sukat talaga mga 5 mm, matibay yan, hindi yan mapuputol. Kaya kita nyo, may hirap putulin. Pero kung yan ay hindi nyo iniinit kanina, sigurado putol yan. So yan, himay-himayin natin. Marami ng pantali yan, pero ubusin na natin to. Ayan guys, abang kumukulo siya, ang gagawin nyo, huwag nyo pabayaan na dumikit sa baba kasi masusunog yan. So abang kumukulo siya, aluin nyo. Ayan. Okay. So, dandan lang ang apoy. Okay yan guys, lalagyan natin ang kalating kutsarita. 1 teaspoon of salt, pero huwag masyado marami kasi yan, papait, no? Ito, suka, asin. So, abang inilagyan nyo, aluin nyo lang. Kita nyo, guys, hindi yan maluluto ang bigas. Ano lang yan? Half cook lang siya. Niluto lang natin sa gata. So, mamaya, pag medyo dry na siya, papatayin natin, palalamigin natin, then pwede natin ilagay sa dahon. Ipapakita ko sa inyo paano ang paggawa. So, ang timpla nito medyo nagpapangagaw yung mamaya, yung alat. Tapos pag sinasaw mo sa may pulot, ang tawag ay sigurado. Ang sarap nito lalo na sa umaga, pag kayo magkakape. Kahit hindi na kayo magtangalian, talagang kayo ay mabusog. Sab, ito na nga, baka makaano na to. Makapilay na naman pusa to, katulad ng ginawa ko na nabiko. Ito makapilay ng ngipin sa lagkit. Ayan. So dahan-dahan lang nga po, maya-maya patayin na natin, no? Kasi wala na siyang tubig na nagsip-sip na ng bigas yung ating gata. Ayan guys. 1 minute, pwede nating patayin 'yan. Within 1 minute. Kasi lulutuin natin yung isang pulot. Ito yung kawali. Okay guys, luto na after 1 minute. Luto na yan. Pero babalutin pa natin yan para ilalaga. So itong gagawin natin isa ay ito yung pulot. Punasan natin, may natapon. Pero normal lang yan sa pagluluto. Kaya lang pag kami nagluto, maingat kami sa mga ganyan. Kasi kami lang naman ang gumagamit ng So ito yung, ang gagawin natin dito yung pulot. Ito yung isang kalating tasa lang to, maliit lang. Lalagay natin yung gata dyan. So dadagdagan natin ng konting tubig kasi medyo may kumapit sa sa ating tasa na gata. Yan. Pakukuluin lang natin. Tapos yan, pwede natin ilagay yung asukal. Yung asukal ay isang tasa yun. Kung depende sa panlasa nyo, mayroong mga tao na hindi naman sila mahilig magano. Hindi sila sa matamis. So, ayan, abang kumukulo siya, ating aluin hanggang lumapot. Ayan, ito yung tinatawag na pulot daw, pulot. Pero sa parang coconut jelly o jam o something. Bahala na kayo, mag-search kayo sa internet. Hindi ko kabisado. Basta pulot, pwede na yan. Ayan, so pinaghalong gata at saka sugar. Antayin natin hanggang maglapot. Tapos, sige, i-update ko kayo mamaya pag lumapot na para hindi tayo umaba. Ayan. Okay yan guys, after a few minutes, malapot na siya. Kita mo, yan o, dumidikit na.
Ayan, yan ang ating pulot. Yan ay, pag naluto na mamaya yung suman natin, yan ang ating sausawan. Na ibig sabihin nun yun. Ayan o. Sarap. Rapsa. Sarap niyan. Mamaya, ready tayong kumain. So, guys, palalamigin lang natin. Yan, palalamigin natin. Habang tayo naman ay magbabalot na ng ating suman. Okay then guys, yung ating ano kanina pinalambot sa apoy, ating pupunasan muna, no? Ayan, pupunasan natin lahat para malinis kasi tayo rin ang kakain. Ayan, malinis. Punasan lang ng tissue, pwede na yan. Ayan, lahat pupunasan natin, no? Ito, may natira pang isa, gagawin kong pantali pag kailangan, no? Ayan. Okay yan guys, tapos na. So, babalutin na natin. No? Kailangan ko dito ng assistant para hindi tayo matagalan. So, tatawagin ko ang aking Mrs. So, yan guys, tayo'y magbabalot. Na! Magbabalot! Ayan, nag-hire ako ng isang tagabalot kasi mahirapan talaga ako. Yan, excited. Babalutin. Yan. So, ito guys, papakita namin to sa inyo kung paano namin binabalot ang malagkit. Ito yung ating nilaga kanina. Half cook to. Ayan. Ayan. Ganyan. So, ganyan nyo lang. Ayan. Tansyayin nyo lang ang dami kung gano'ng kalaki ang gusto nyo. Ito naman ay hindi pang commercial. So, ayan. Ipipress nyo lang dito. Ikutin. Ganyan. Tapos, pagkaikot, inyong i-fold. Ito, i-fold nyo rin to. Tatalian. Ayan. Tatalian natin. Ayan o. Ayan, ganyan. Dalawang ikot. Itatali nyo. Palagay ko naman lahat kayo marunong magtali. Ayan. So, yan. Natali na natin. Sa kabila, ganun din. Itatali din natin. Ganyan lang kalalaki. Ang sarap nito sa umaga. Bukas, abangan nyo. I-almusal ko. Kung may time pa kami bukas, ang gagawin ko, o di kaya mga pagkaluto, idudugtong ko sa ating video, no? Ayan, o, oh, tingnan nyo. Ayan, ganyan, ganyan kahaba. So, pwedeng liitan, kasi malalaki daw, pwede mo liitan. Ayan, halimbawa, ganito kalaki, pwede yan. So, ito na yung sinasabi ko kanina, yung dahon nyo, kung yan ay hindi nyo ininit, sigurado pag fold nyo palang basag na yan. So, hindi maganda. Ayan. Kita nyo, bilog kagad oh. Ayan, ilalagay nyo. Gaganon-ganon. Ganon-ganon. Okay. Ayan. Tapos ikot. Ayan. Tapos fold. Maalalaman nyo kung saan banda yung bigas nyo. Ito. Kikita nyo yung bigas nyo. Andito. So, makakapa nyo kung saan nyo ifo-fold. Ayan. So, ito medyo maiksi na kasi mahaba daw. Anyway, kami rin lang ang kakain. Kung mayroon man kaming mga sobra mamaya o bukas, baka may bisita tayong darating, eh, mayroon tayong panganda. So, yan. Totally, same procedure. Ganyan lang. Dalawang ikot. Yan. Kita mo, ganda ng pantali. Walang ka... Hindi ka na kayo bibili ng ano? Pantali. Ang iba, nabili pa ng pantali nito eh. Ayan, oh. Tapos mamaya, papakita ko rin kung paano natin ilalagay sa kaldero. Sasapinan nyo ng ano, ng dahon. Pero mamaya, papakita ko. So, concentrate lang muna tayo dito sa pagbabalot. Pwedeng iba-iba kasi ang iba gusto maliit lang. Ang iba gusto malaki. Kung ako ang tatanungin mo, siyempre gusto ko malaki. Ayan guys, itutupin nyo lang ang dulo. Ayan, may maliit. Ito, pang tester ko. Ito sa akin, oh, pantay. Tama lang ang size. Okay lang yan. Hindi ito pang commercial. No? At least, ayan. Pang commercial pwede na. Kaya siya ang master eh. Ako naman eh, ano lang ako. Trabador lang ako. Saling pusa pa. Ayan.
So ayan guys, patuloy lang ang panood nyo. Kasi ito, educational to. Para sa mga hindi pa nakapagagawa, no? Kaya namin to, ginawan talaga namin ng video para may matutunan kayo. Although, sa mga marunong dyan, manood na lang kayo. Comment na lang kayo mamaya. Kung mayroong pang kayong request. Ba? Request. Kung ano pang aming maidagdag sa kaalaman nyo, mag-comment lang kayo sa baba. At isa-isahin ko kayong sasagutin, no? Ayan. Ito na yung ano. So kanina, yung bigas natin actually hindi masyadong luto yan. Kaya pag mamaya ilalagay natin yan, yan, doon na siya maluluto. At saka doon nyo na makikita yung ano, stickiness ng ating malagkit. Itong malagkit na to, na puro to na malagkit, walang halong bigas. Ayan. Madali lang guys, ayan o. Tatlong kutsara, lalagay nyo. Tapos gaganon-ganon nyo lang. So ang dahon hindi nababasag. Ayan, pahaba na siya. So itutupi nyo ng isa, dalawa. Kaya yung dahon ko, maliit lang, mamaya ipapakita ko sa inyo kung gaano kalapad ang dahon. Kung mayroon kayong, pero hindi na kailangan isukatin ng ano, ng roller. Mga 7 inches ang lapad, pwede na. Tamang-tama sa ganitong size. Ayan, o isang dangkal, kung marami naman kayong dahon ng saging. Sa amin, ginawa namin dito, medyo tipid nga ito eh. Ang iba talagang, malalapad ang ginagamit. Pero, ang importante po ay, ayan, matatakpan lang ang inyong ginagawa. So guys, siguro ang gagawin ko para hindi natin, yeah, lagi kong sinasabi kasi alam ko para hindi kayo mahirapan manood kasi mayroong ibang ano diyan, baka may mga lakad pa para maano, mapanood yung lahat 'to. So ang gagawin ko, ita-timelapse ko na lang, no? Ayan, mayroon tayong cameraman. Timelapse. Ayan, tapos na ang ating winner. Tapos na. Bali 20 pieces ang nagawa namin sa 1 kilo. So ayan, ang gagawin natin ay hugasan ko to. Ilalaga natin to. Okay? So ayan, hugasan ko muna ang kawali. 20 pieces pero malalaki. Okay yan guys, lalagyan natin ng ilalaga na natin. So lalagyan muna natin ng dahon sa baba. Ayan. Dahil meron tayong sobra. So ang gagawin natin, ayan, sasahigan lang natin para pag niluto natin hindi siya masunog. Ayan. Okay? Saka natin ipatong itong ating suman. Ayan. So, papatong natin dito. Isa-isa, ayusin lang po natin, no? Yan. Ang tamang bilang ay 18. So ang gagawin natin, lalagyan lang natin ng tubig. Ayan. Dalawang tasang tubig. Ayan. Yung, kaya medyo malabnaw yun. Ang tubig kanina na sobra may kumapit na gata. Ayan. Yan. Dalawang tasang tubig. I think should be enough. So ang gagawin natin, lalagyan lang natin siya in 20 minutes. Patakpan natin. So mas maganda dahil may sobra pa ako na dahon, tatakpan natin sa taas para yung ating niluluto ay talagang parang nasa oven siya. Ayan. Ayan. Medyo masigla ang ano ngayon, ang cook. Kasi maghapon akong tulog. Pahinga. Holiday ngayon. Holiday, rest day ko pala. Ayan, takpan na. Antayin natin. After 20 minutes, babalikan natin siya. Okay? Ayan guys. Ang apoy ay dahan-dahan lang. Tingnan natin lagi yan. After 20 minutes, babalikan ko kayo guys. Okay?
luto na yung ating suman na malagkit. Ayan. Tumikit na ang ating mga wow. Ayan, tanggalin muna natin 'to. Para tayo makakain, tikman natin. Wow! Ang sarap. Bango. Tikman natin ngayon. Ito yung ating ginawang lata kanina, manatamis. Pulot ang tawag dito. Sarap. So yan ganyan, gagawin natin. Gagawin nyo yung slice nila. Tapos itong pulot, ilalagay nyo yan dyan. Yan, ang purpose nyan. Ayan, masarap to. Lalo na pag may kape, no? Sa umaga. So ayan guys, salamat sa panonood nyo. Sana meron kayong natutunan na another educational to. So sa inyo, napakasimple lang paggawa ng mga kakanin, no? So abangan nyo sa sunod pa namin ng mga videos. So ang gawin nyo po, i-click nyo yung, huwag nyo kalimutan i-click yung bell button para pag meron kaming bagong videos ay ma-update kayo kagad, manonotify kayo. So yan, don't forget to subscribe and please share sa mga kaibigan nyo para dadami pa tayo at saka marami kayong matutunan sa amin, no? Yan, pakisuporta ang aking channel, Daero, yung mga ka-Daero dyan. Yan, eto, suman na malagkit. Yan, napakadaling napanood nyo naman, napakadaling gawin, di ba? Okay. Guys, yan, hanggang dito na lang muna tayo ulit. At sa sunod naman ng mga episode. Bye!